Share ko sa iyo ang mga bagay na dapat mong malaman para maabot mo ang first 1,000 subscribers mo kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube. So, tara, simulan na natin! Masiglang araw sa inyo mga idol! This is Jop Sadelino. Sobrang excited na akong i-share sa inyo ang mga bagay na ginawa ko para maabot ko ang first 1,000 subscribers ko. So, kailan lang ay naabot ko ang aking unang 1,000 subscribers at 2 days after that ay pinadalhan na ako ng YouTube creators ng isang email na ina-acknowledge nila na meron akong 1,000 subscribers. Pwede nyo skip ang video na ito kung gusto nyo na personally kayo yung makatanggap ng ganitong email. Or pwede nyo na rin panoorin para naman magkaroon kayo ng goal. So, ito yung email nila sa akin. So, let's say na bagong gawa ang YouTube channel mo. At hindi ka naman artista, atleta, politiko, o isa ka lang simpleng nilalang What? Na nangangarap na maging successful sa YouTube. Kaya pinasubscribe mo na ang buong pamilya mo, ang mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, mga kaklase mo, at lahat ng kakilala mo o lahat ng iyong nasa circle. Pero hindi ka pa rin umaabot sa 1,000 subscribers at sobrang tagal na ay nawawalan ka na ng pag-asa. Kung ikaw nga ito, dapat mo rin gawin ang mga bagay na ginawa ko. So, number one is to engage with other YouTubers. Kung iniisip mong sub to sub, yakapan, o kung ano pang tawag mo doon, ay hindi ka nagkakamali. Isipin mo, for example, ang YouTube channel mo ay isang produkto na itinitinda mo. So, paano malalaman ng iba na meron kang paninda kung hindi mo naman ito ilalako? Or imamarket, di ba? Dito sa YouTube, pag na-monetize na ang channel mo, di ba bibigyan ka nila ng ads? Sa tingin mo, bakit nagbabayad ang mga companies para lagyan ng ads ang mga videos dito? Simple, para malaman ng mga viewers na meron silang produkto o mga bagay na pwede nating gamitin at pwede nating bilhin. Pero sa ngayon, ikaw muna ang sarili mong advertiser para ipaalam sa iba na meron kang YouTube channel. Balot! Balot! Taho! Taho! YouTube! YouTube! Ops! Ops! Baka sabihin nyo, ang daraya lang yan. Huwag nating panoorin to. Alam ko na yan. Teka lang, makinig ka muna. Ang ibig sabihin ng engage with other YouTubers ay pumunta ka sa channel nila, manood ka ng video nila, at saka ka mag-comment. Hindi ko pinopromote yung lantarang sub-to-sub ha. Pagkama para saan tayo ni YouTube. Ang formula sa pagmamarket ng channel ay ganito. Panoorin ng mabuti ang kanilang video, alamin kung ano ang kanilang topic, o alamin kung para saan yung video na yon o yung kanilang end product. Tapos, saka ka mag-comment. Siyempre, say something good about their video. I-appreciate mo yung talent nila o yung skills nila. O kaya naman magbigay ka ng advice or suggestion. Plus, susuportahan mo siya at sana ganun din siya sa'yo. Basta maging creative ka para sabihin sa kanya na new subscriber ka na niya. And last, i-wish mo naman siya ng good luck o kaya ng stay safe o more power sa kanilang mga channel or iba pang mga magagandang pagbati. So habang tinatype mo ang lahat ng yan, hayaan mo lang mag-play ang kanyang video. So sa ganitong paraan, magkaka-chance ka na magkaroon ng bagong subscriber at nakatulong ka pa sa watch time nila. So pag natapos mo to, subscribe. Tapos, hintayin mo na lang na mag-reply sila. Ang maganda sa ganitong style ay na-appreciate mo ang video nila at baka maging kaibigan mo pa sila in the long run. Number 2, dapat may oras ka sa YouTube. Parang relasyon, dapat may oras ka. Kung wala kang oras, I'm sorry to tell you, ay mahihirapan kang maabot ang unang 1,000 subscribers mo sa pinakamabilis na panahon. Bawasan mo muna yung mga oras mo sa iba pang mga social media, sa paglalaro ng games, pananood ng anime, ng TV series, ng pelikula, o iba pang mga bagay na aagaw ng attention mo sa pag-YouTube. Kailangan loyal ka kay YouTube. Kakain kasi ng oras ang panonood mo at ang pagko-comment mo. So ako, minaximize ko lang yung April 18 to May 15
na nag-decide ako na abutin na yung 1,000 subscribers. So naglaan lang ako ng 1 to 2 hours sa maghapon at 1 to 2 hours din bago matulog. Yung ganitong schedule ay nag-average ako ng 30 to 35 subscribers per day. So okay na din siya kesa wala. Kaya sa tanong na posible bang maabot ang 1,000 subscribers, yes, posible. Gaano kabilis maaabot ang 1,000 subscribers? Ang sagot dyan ay nakadepende sa oras na ibibigay mo. So in my case, naabot ko siya sa loob ng isang buwan, pero kaya namang abutin ng 3 linggo lang. Yun nga lang, naging busy kasi ako ng 1 linggo sa work from home, kaya inaabot din ng 1 buwan. Maraming pang ibang paraan para dumami ang iyong mga subscribers. So kung may alam ka pang iba, paki-comment na lang sa baba para matulungan din natin yung mga iba pang mga small YouTubers. Pero ako, ito lang ang strategy na ginawa ko para maabot ko ang 1,000 subscribers sa pinakamabilis na panahon. Na gusto kong i-share sa inyo para maabot nyo rin yung minimum requirement ng YouTube na 1,000 subs para ma-monetize ang channel nyo. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ang video na ito, ay mag-subscribe. So thank you sa pakikinig. Huwag kang susuko. So, kita-kit sa susunod kong video. Stay safe and more power. This is Jeff Sadrino. Paalam!